Ma'am, malawak po ang inyong karanasan pagdating po sa public service. Pwede ho ba natin pag-usapan yung inyong pong journey from a mayor to an ombudsman to being an assistant secretary? Noong 2007 po, nahalal po tayo. That was the most humbling experience in my life insofar as public service is concerned. Kasi nung umuwi ako sa Natoni noon, ang nakalaban ko noon na maging mayor ay yung incumbent na mayor at vice mayor. And medyo bata-bata ako noon. Kaya napakahirap din. Babae, tapos I was 28 then. And then, ang kagandahan noon nung nanalo tayo, pinakita naman natin na this is me coming home. I want to prove na tayo hindi natin kailangan mag-away-away para sa isang posisyon. Pwede naman tayong magtulungan kasi every 3 years naman ay magkakaroon ng election, pwede niyong palitan, ganoon. I wanted to stay longer. But then in 2007, na-ambush din yung tatay ko sa Paracelis. He was then mayor of Paracelis. So I really need to give up Natoni because my sister had to run in Paracelis. So I went to the ombudsman. So doon ako namalagi ng 6 na taon. And I'm so blessed also na doon sa pang-5th na taon, 1 taon ako sa Australia dahil din sa Australian scholarship. At dahil din sa opisina ng ombudsman, kaya nakatapos po tayo ng masters. Ang dami kong blessing insofar as dun sa pagtatrabaho sa public service. And going back, I am always proud to say that wherever I go, saan man ako, ay naman kayan ko, every time na adati na pintas para ijailik, I always ask for anything. Kahit na relief packs, kahit na ano, para sa Natoni, para sa Paracelis at Barlig, I will always ask. For Mountain Price, I will always ask that. And kahit naman po dito, pag may mga disaster dito sa atin, sa Cordillera, sa Benguet noon, dun sa Ukab, sa akin, it always had been a blessing for me na nakakatulong ako at naibabalik ko kung ano man ang meron na nangyari sa buhay ko, na nakarating ako ng Manila at nagkaroon ng magandang trabaho. And gaya nito, gaya nung 2016, I could not, kasi nung nasa ombudsman kami, hindi naman kami pwedeng lumabas para mangampanya. But then, I was given a chance by the president through Secretary, the dad of Secretary Martin Andanar. He was then DILG when I was mayor. So, nakapasok po tayo, nabigyan tayo ng chance na makapasok sa Presidential Communications Office. And throughout po, I know na kung ano man yung pwede naming maitulong doon since it's for information campaign. Just the same, we don't, pag may mga magpapatulong for medical assistance at kung ano man, we don't say hindi namin trabaho yan. You cannot say that in public service. Lahat kailangan. Find a way, kung hindi mo kayang matulungan, find a way para kahit yung konting paraan ay matulungan ang latamot. Karkaro dagay at iti sakit na, ijay ili, dito'y Cordilleras. So, dagijay iti, as a public servant, I know na hindi tayo nagkulang. May mga times na hindi natin kayang ibigay lahat yung kakailanganin nilang tulong, pero at least we listen and we reach out to them too. Okay. Ma'am, sa mga nagdaan pong mga sakuna dito po sa Cordillera, nakita ko po sa mga social media accounts ng ating mga kababayan, yung pong inyong mga larawan po ninyo na kayo po ay namimigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Bakit po ninyo ginagawa yun? We were raised nung mga bata kami na kapitan yung tatay namin, tapos mayor. So we were raised talaga na kung ano yung pwede naming itulong. I think it's the kind of mindset that you have. Kasi no matter siguro, uray anya kabayag mo iti serbisyo. No talaga nga haan ka nga sanay nga makialam iti rigat. Haan nga talaga nga, haan nga mapan iti pusom, haan nga mapan iti panunot mo. Ngam no day takot indak kalam nga banag, I'm sure you will be more sensitive dun sa cost ng iba at dun sa hirap ng ibang tao. So, it's really a matter of
that something that was already imbibed, something that is innate, because it shows the shape of your heart. Kung kauray niya nga opisina, tayan mo, uray no anya itirang kum, wino position mo, no, agdati maitulong mo, you know, you will go the extra mile, tap no, makatulong ka. Okay.